Bit-bit ang laptop na gawa sa cardboard, sumugod ang mga guro na kasapi ng Alliance of Concerned Teachers sa tanggapan ng Department of Budget and Management sa Manila. Ito ay para kalampagin ang DBM sa overpriced na pagbili ng mga laptop para sa Department of Education na ipinamahagi sa mga guro para sa distance learning. Ayon kay Mina Vivar, presidente ng Malabon Public Elementary and Secondary Teachers Association Incorporated, hindi sang-ayon ang kanilang hanay sa hakbang ng DepEd na gamitin na lamang ang warranty at palitan ang mga dispalinghadong laptop. Hindi enough na solution dahil magiging parang band-aid solution lang ito eh. Ang inihingi ng kaguruan ay ma-justify bakit ito nangyari at sino ang dapat managot sa pag-purchase nito o pag-procure nito. Dahil ang sinasabi nga natin, tulad na nabanggit ko kanina, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Kailangan ituwid natin ang mga kamalian o corruption na nakikita natin. Hindi pa payag ang guro dito. Kailangan managot at bigay ang nararapat para sa guro. Aabot sa 2.4 billion pesos ang pondo na inilaan ng procurement service ng DBM para sa pagbili ng mga laptop. Nasa 58,000 pesos ang halaga ng bawat isang laptop kahit na Celeron processors ang gamit nito. Sinabi pa ni Vibar na ang pagnanakaw sa mga guro ay katumbas na rin sa pagnanakaw sa kinabukasan ng mga kabataan. Nakadidismayaan niya na kuripot ang pamahalaan sa pagbibigay ng benepisyo sa mga guro gayong napakagalante naman ito sa mga kickback. Siguro ganito yan. Kung may nilalaan na pondo para sa susunod, para sa kaguruan, unang-unang hiling noong pa na dagdagan ang budget para sa edukasyon noong pang panawagan niyan ilang taon na. At pangalawa dyan, gawing maayos, gawing tama, suriing mabuti kung saan dapat ilaan ang pondo para sa edukasyon. Itanggalin ang mga korupsyon, alamin, bumaba ang mga nasa taas sa field, sa paralan, para mas makita nila ng katotohanan kung ano ang pangangailangan ng bawat guro. Hindi ba sa reporting lang kung ano ang darating sa kanila. Bumaba sila, alamin nyo ang kailangan at alamin nyo ang paghihirap ng guro sa loob ng paralan. Naisaan niya ng mga guro na managot ang sangkot sa pagbili ng mga overpriced na laptop. Nasa 39,000 lamang na mga guro ang nakatanggap ng mga laptop. Sinabi pa ni Vibar na sang-ayon ang kanilang hanay na buwagin na lamang ang PSDBM dahil sa sunod-sunod na kontrobersiya na kinasangkutan nito. Yes, kasi may mga ahensya eh, tulad nito, may mga ahensya na nagiging tulay at nagiging paraan ng korupsyon. Ang mahalaga ay direkta natin, iayos natin ang ating pag-procure. Huwag na tayong magdala ng mga ahensya o ng mga isang departamento na nagiging paraan lang ng korupsyon. Dapat tanggalin na ito. Siguro hindi lang ito eh. Marami pa sa ibang mga departamento ang mega nito. Alamin natin na dapat may nauupo, may mga teachers, may mga organization, kung sino man ang direktang involved dito sa pagbili o pag-procure ng mga gamit ng teacher. Dapat may teacher representative na nakakaalam kung ano talaga ang batayan sa pagbili at ano talaga ang pangangailangan. Buwagin ang mga maliliit o mga sinasabi natin pamamaraan ng korupsyon sa isang ahensya. Binili ang mga laptop sa ilalim ng nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.